Alright, you guys, good morning, good morning, good morning! At ang current location natin is nandito tayo ngayon sa Red Cedar Town, Wisconsin Weight Station, Government Weight Station. Huminto ako dito, nag 30 minutes break ako. At ang gagawin ko is magbabayad ako ng mga utang sa inyo, mag-shoutout ako, magbabasa ako ng mga comment. At isa-shoutout ko yung kayong lahat, yung nagpapa-shoutout sa akin. At siyempre, sisimulan ko siyempre sa aking family, siyempre ang aking asawa, mga anak, at sa mother ko na nasa Cavite, at saka sa sister ko, at saka sa bayaw ko, yung asawa niya. Sabihin na lang natin na may sister family. At ganoon din yung mga yung tiyahin ko na nasa Las Piñas, Danggoy family, at ganoon din yung mga pinsan ko, yung mga anak nila, and to their family, kao na lang. Ganoon din shout out ko rin yung mother side ko na taga Baguio, sa yung mga Noguera and Sabado family. At ganun din sa Burgos, Pangasinan, mother side ko, yung mga tsuhin-tsahin ko ron, mga mag-anak namin, at saka yung mga kakilala ko na Sabado family, Ramos, basta sa Don Matias, kasi doon ako pinanganak, doon ako lumaki, sa Don Matias, Burgos, Pangasinan. At shout out ko rin yung mga dati kong kaklase, high school, elementary, sa Don Matias Elementary School, at saka sa high school dun sa Burgos, Pangasinan National, at dun sa Magalong National, kasi nag-transfer ako dati sa from Burgos National High School, nag-transfer ako sa Magalong National High School. And then shout out ko rin guys yung side ng aking asawa, sa Surigao, sa Dinagat Island. Unang-una si Mama, happy birthday sa iyo Mama. Pagaling po kayo, baka sakaling kung hindi next year, sa susunod na taon eh makapagbakasyon kami ni Mrs. Mga bata, lahat-lahat diyan sa Pilipinas. Hopefully in God's faith. Kasi hindi rin ganun kadali, gawa nga nang meron tayong truck na binabayaran, at siyempre responsibilidad natin to, kung hindi tayo biyabahay, kailangan pa rin natin ng pambayad nito. Kaya nga kung sakali man, at kung may maitabi at makapag-ipon, yun yung pantatapal namin sa buwan ng hulog ng truck na sigurado, hanggat hindi pa nakakabayad, hindi pa natin nabayaran nito. And then, shout out ko rin yung aking mga bayaw na hindi ko pa namimit, mga hipag na kapatid ng asawa ko. Shout out sila at higit sa lahat guys. Shout out sa aking bayaw, yung bunsong kapatid ni Mrs. na kasalukuyang siya ay board member ng Dinagat, Surigao Dinagat Island ngayon. Ang alam ko is District 1 yata, kung hindi ako nagkakamali. Siya yung senior board member. Pangalawang termino na niya ngayon. Hopefully, I don't know, baka sa susunod, baka kung anong takbuhin niya. Alam ko naman na mabait siyang tao at talagang gusto ng tao siya. Kaya, yun, pagpapalain pa rin siya. Shout out sa inyo. Shout out sa iyo bayaw, keep up the good work. At ganun din, shout out ko yung aking mga kapwa vlogger. Siyempre, nangunguna ang ating idol na si Pinoy Tracker, at si Pinoy Maneho, at sino ba yung mga iba na hindi ko pa nami-meet. Yeah, basta shout out yung mga truck driver na nagba-vlog. Shout out naman sa inyong mga vlogger na truck driver o hindi man. Yeah. Tsaka magbabasa ako ng mga comment ngayon guys, para sa mga
magpapa-shoutout sa akin kasi marami na talaga nagpapa-shoutout sa atin na hindi ko talaga magawa-gawa. Kaya ngayon gagawa tayo ng video para lamang sa shoutout. Siyempre, shoutout ko kay kami Kaniko Omix TV. Yan, mga nagpapa-shoutout sa atin. Tapos, ito, binabasa ko lang guys, ano, yung mga nagpapa-shoutout sa atin. Pindangan East, sabi niya rito, Lakay, taga Pangasinan, Cagayam, Ilocano, nagpintas ng Buyan, Tibidium, taga Alcalanac. Shoutout sa iyo, Lakay, Pindangan East. Nara. Customer nga shoutout ko ni Kips TV. Sabi niya, Lakay, taga Iduinak, London, Ontario, itata Kerry, Kick Kerry, Adumit ti Ilocano. Tapos shout out din kay JC Karunungan. Shout out din kay Pothole Truder. Sabi niya rito, prone daw ang truck driver sa cardiovascular disease. Which is agree ako diyan, pero hindi rin lang naman yung mga truck driver yung nagkakasakit ng ganyan. Pero mostly talaga guys, since ang long haul truck driver is mas matindi nga yung ating situation, yung pag-upo, no? Based, I'm only speak based from what my experience, no guys. Tayong mga truck driver, nagda-drive tayo within 24 hours, no? Ang driving sa US is 11 hours lamang. So, kapag nag-drive ka dito sa US, kung nakuha mo kagabi yung 10 hours break mo, kasi 10 oras yung talagang break bago kanya bigyan itong ELD mo ng another 3 hours. So, nakakapag-rest di ka kagabi, no? So, since kung single driver ka, natulog ka gabi ng alas 7, tapos gumising ka kamo na lang ng alas 7, 12 hours na yon. So, nag-start yung araw mo ng alas 7. So, 11 hours yung driving mo. Kung i-drive mo ulit lahat yung 11 hours na yon, so yung 7 matatapos yan ng 6, mag-drive ka ng alas 7 ng umaga, mag-start yung araw mo ng alas 7 ng umaga, hihinto yun ng mga sabi natin 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, mga stress, mga bago mag alas stress, bago mo ma-reach yung 8 hours mo, hihinto ka upang mag-take ng 30 minutes break, kasi kailangan, which is ever, kahit anumang oras ang gusto mo, katulad ko ngayon, mga 5 oras lang huminto na ako, nag 30 minutes break ako, para kumbaga sa hinati ko na lang. So, pagkatapos ng another 3 hours na ibigay dito sa'yo sa US na pagdadrive, anong oras na yon? Mga 3, 4, 5, 6, mga matatapos ka ng alas 6 or alas 7 rin. Siyempre, minsan papagas ka pa. Pag nagpagas ka, ito turn off mo naman yung drivers to off duty or on duty. So pagkatapos nun, magdadrive ka ulit. Pagdating ng gabi, pag natapos mo yung 11 hours mo dito sa US, patig ka na yan eh. Nakakapagod din yan eh. Nakakapagod yung mag-drive na ang mata mo nakapokus ka sa karsada. Siyempre, wala ang ibang ginagawa kundi nagda-drive. At igit sa at, nakakainip pa yon. Yun ang isang nakakapagod yon. Yung mga pagkakataon ganun guys, ako dati, talagang nag-develop ako ng talagang nag-overweight ako. Nagkaroon ako ng ng tinatawag nating high cholesterol level sa blood ko. At nagkaroon ako ng type 2 diabetes at saka nagkaroon ako ng gout. Tatlo yung kinukure ko sa sarili ko, kaya ito nakikita nyo paminsan-minsan sa video vlog ko, kumakain ako ng mga healthy food, iniwasan ko yung process ng mga pagkain. At nag-exercise ako, nakikita niyo, kumbaga saan, iprino-promote ko yung healthy long-haul truck driver lifestyle.
Siyempre, alam nyo naman, nagkakaedad na tayo, kaya nagkakaroon na tayo ng mga ganong klase ng mga sakit. Kaya nga, kapag ka natapos na yung driving mo sa isang araw, siyempre, ano pa ang gagawin mo? Alas, patig ka na yun, 12 hours, nakakapagod naman na yun eh. Wala ka na ibang gagawin, kundi kung meron kang pagkain, minsan kahit anong pagkain meron nyo, basta may subo ka lang para makakain ka na, at pagkatapos eh, matutulog ka na. And then tomorrow, you will just gonna do the same again. Ganun ulit ang sistema. Kung hindi mo talaga bibigyan ng pansin ang kalusugan mo, kung hindi ka talaga na-diagnose, katulad ko, hindi naman ako magkumaga sa ano, hindi ko isi-ship yung aking lifestyle sa healthy kung hindi na-diagnose yung sarili ko. At syempre natakot din naman ako, nagkaroon na ako ng type 2 diabetes, saka kakain ko ng mga overpatty at saka unhealthy food, tapos syempre kape. Kapag bumibila ako ng kape ko doon sa Tim Hortons is double-double, dalawang sugar, dalawang coffee mate, o minsan triple-triple pa, syempre masarap yun eh. Ngayon hindi nagkakape ako, dark, talagang pure black coffee na lang, wala na talagang kasama doon o nakalagay doon na kung ano mang cream or sweet. Boss, yung pagkain ko talagang tinitignan ko na talaga, tapos dinalagdagan ko na ng exercise. So from 194 nung huli kong check ng ano ko, yung bago ako mag-start dito sa aking transformation sa sarili ko, yung pathway loss path ko, yung path loss program ko sa sarili ko, isang timbang ko na is 194.2 libras ako. Ayun, nung kagahapon nagtimbang ako sa isang shower room doon sa ano, doon sa truck stop, meron din kasing timbangan doon, eh bumaba ako ng 163, kumbaga nabawasan, natapyas ko yung bigat ko na hindi ko kailangan ng 31 libras. Yun, kaya medyo nagiging kumaganda ng ating pakiramdaman. Yan, ganun din yung driving sa Canada, parehas lang din, which is ang pinagkaiba lang sa driving sa Canada is mas marami, 13 hours ang driving sa Canada, at hindi mo kailangan huminto upang bigyan kanya ng another 3 hours or anything. Sa Canada, kapag nag-start ka doon, the same ng kung let's say sabihin ng alas 7 ng gabi, natulog ka, gumising ka ng alas 5, alas 7, magsisimula yung araw mo, bibigyan ka ratawin ng 13 hours. Pwede kang mag-drive ng 13 hours na non-stop kung kaya mo. Kung hindi mo kaya, siyempre pwede kang tumabi. Kasi normal lang naman sa tao ang naiihi, magpagasolina, kumain. Ayan. Iyan ang isa kong gustong i-promote sa ating lahat. Be healthy. Kumbaga. Tsaka siyempre, shout out ko rin kay Ate Chris at kay Kuya Jay ba o Joel yung kanyang mister. I'm sorry to say kung hindi ko makuha yung ano. Ang pagkakalam ko, Kuya Jay. Kuya Jay na taga California. Taga California sila. Shout out Ate Chris. Thank you for watching. At ganun din si Tim Lakay Tracker, si Roldan Agustin na ating admin ng Tim Lakay Tracker, Solid Ilocano. Hanapin nyo kami sa Facebook guys, mag-pad kayo doon, basta ang ina-accept lang yata ay yung mga Ilocano lang din naman. Pero may mga group pa tayong iba na pwede rin Tagalog. Yan. At saka ito pa, shout out din kay Ted Di Diyos. Yun. At kay Majorada Brian. Shout out sa iyo, buddy. Sabi niya rito, Lodi, pa-shout out naman watching from Bohol. Thank you sa mga taga Bohol. Shout out sa mga taga Bohol. Sabi niya, dito pa, shout out Benjamin Pineda at Buds TV Mix. Shout out sa iyo, Rodel Nolido. Ayan. At shout out sa iyo Carlitos Kasuyon. At ito pa, shout out sa iyo Mits Subi. Sabi niya rito, pa shout out naman diyan, lakas sa susunod na vlog mo. Yan, at
Shout out din sa iyo Rowena Dinsmore. Ayan, papa-shout out. Shout out din sa iyo Enzo Acosta at Victor Masa. At siyempre, oh, ito, nabasa ko ulit si Team Lakay Truckers Facebook, YouTube channel. Check nyo lang yung Team Lakay Truckers na YouTube. Si ating kabayang ano yan? Ating kabayang si nila kay Roldan Agustin Dera. At George Raga. Sabi niya, I'm your subscriber, you. Shout out nga, sabi niya. Okay. So, shout out din sa'yo. Jesus is coming back. Repent. Yun ang pangalan niya. Oh, shout out, papa, shout out. Okay, so, shout out kay Traveling Seng. Nagpapa-shout out din, May Malasakit. Oh, sino pa rito? Frank Lo Fishing TV. Yan, nag-shout out din sa'yo. Julius Luigi Kawikaan, shout out sa'yo, buddy. Juanito M. Molina Jr., shout out din sa'yo. Shout out din sa'yo, Sangganong Anghel. Yan, pangalan ng mga nagpapa-shout out sa atin, mga channel. Papi Norms, yan. Christine May, shout out. At Alvin Cabuenas, JNaps Vlog, shout out sa'yo, JNaps Vlog. Shout out Scorpion King, shout out Ferdinand Gragasin, shout out Garp Pasco, shout out Marvin Poronda, Scorpion King 32, shout out ulit sa'yo. At Mark De La Cruz, shout out sa'yo, buddy. Sabi niya rito, mahirap pala maging guide dyan, nakakadugo ng ilong. Kasi nga, yung dati isang video ko, babae yung tinuruan, yung tinutulungan namin mag-backup kasi inirapan siya. And then, Mar Bugnot, shout out sa'yo, Mar Bugnot. Rain Gutierrez, shout out sa'yo, buddy. At Comet Quipper, Lakay, saan ka sa London, Ontario? Shout out naman dyan. Yeah, ako taga London, Ontario, taga Manitoba, tayo Winnipeg, Manitoba. Ano lang tayo sa London nung nakarang biyahe. New subscribes here, Apo Lakay, paki-shout out Rod Lionheart 21 Lopez. Yun. At shout out Tribal Tropical World, sabi niya. Keep safe on your daily tracking, adding Nestor. Kay Ate Chris. Yeah, Ate Chris, hi, Ate Chris, Kuya Jay. At Orlando Season, shout out sa'yo. At Tashio TV Clemente, shout out sa'yo. Mike Sisbrino, shout out sa'yo. Manny Junio at Orlando Season, Adriel Asibal, Ceci Hawk Channel, Just Me Forever, pa-shoutout naman. Yan, shoutout sa Just Me Forever. Shoutout Oscar Marpure. Shoutout The Best Vlog 717. At shoutout Justin Cycle YouTube. Yan, si Justin Clyde YouTuber. Sabi niya ito, dalawin naman natin daw sa kanyang YouTube channel. Yan, Sammy Marcelo, shout out sa'yo. At saka Marvin Iscanela, shout out din sa'yo. At saka shout out din sa'yo Kevin Kindocruz. Yan, nagpapa-shout out sila. Nagpapa-shout out sila, silang lahat. At Black by Steve, ingat palagi Lodi, shout out din sa'yo. Roel Bisiga, shout out sa'yo. Crown Hunter, shout out sa'yo. Vincent Castro, shout out sa'yo. Ian Pina Floreda, shout out sa'yo. Jesus Laureta. Ralph Itan, shout out sa'yo, buddy. Let's Skill Tutorial, shout out. Choker, shout out. At
Edgar Justo, shout out. Alexander H, shout out sa'yo. Christopher San Ignacio at Marian Espinosa. Ayan guys, marami pang sumusunod ang mga nagpapa-shout out sa atin, pero siguro kumbaga sa ano, kung may libo yung message na ito sa lahat ng mga video ko, eh meron. But anyway, at least nadaanan ko ulit kayo, na shout out ko kayo. Tandaan nyo lagi guys na kung hindi man ako makapag-shout out, is alam nyo yung busy tayo kapag nakagawa tayo ng video. At maraming salamat no sa inyong walang sawang pagsuporta sa mga video vlog nila kay. Kahit ganun lang kasimple yung mga video ko, is nandyan kayo na sumusuporta sa akin. Alright mga kaibigan, hanggang sa muli no, ingat-ingat lang po lagi tayo at keep safe, keep healthy on tracking ha. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kaibigan, pupunta tayo ng Ontario ngayon. Peace up guys, bye for now. Lakai Pinoy Tracker.